Kabilang ang pagpapalakas sa maritime safety at sa sektor ng enerhiya sa mga natarakay sa bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Fumio Kishida sa Tokyo, Japan kahapon. Positibo naman si Pangulong Marcos sa anyay matagumpay na pagtutulungan ng Japan at ASEAN. Si Alan Francisco sa detalye live. Alan? Audrey, mula pagkalapag dito sa Japan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay serye na ng mga aktibidad ang kanyang dinaluhan. Magpapatuloy yan sa sidelines no ng meeting ngayong araw. Sabado ng gabi nang makadinner ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Akasaka Palace. Kinabukasan, araw ng Linggo, nagsimula ng buksan ang sesyon ng summit at nagsimula na rin ang iba't ibang dinaluhan ni Pangulong Marcos. Sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida, sinabi niyang kapwa mahikinabang ang Pilipinas at Japan sa planong Reciprocal Access Agreement sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region. Inaasahan ang RAA na ito ay magapaigting sa maritime cooperation. Mahalaga ito ayon sa Pangulo dahil makatutulong ito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea. Matapos ang bilateral meeting ay dalawang kasunduan ang nilagdaan ng dalawang bansa na mula sa parehong mga Coast Guards at Environment Departments na kapwa sinaksihan ni President Marcos at Prime Minister Kishida. Nais namang pataasin ang Pilipinas ang ambag nito sa Global Creative Industry Market sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa mga bansang tulad ng Japan sa pagsusulong ng sustainability at innovation. Sinabi niya ito nang magsalita siya sa Creative and Sustainable Economy through Innovation event na pinamunuan ng DTI. Sa event na ito rin ay kinilala ng Pangulong efforts ni First Lady Liza Marcos sa pagsuporta sa Indigenous Textiles, Design Services, MSME at iba pa. Nanawagan din ng Pangulo sa ASEAN-Japan Summit na magkaroon ng 10-year roadmap para sa new technologies and climate resilient plans para matiyak ang food security sa rehiyon. Hinikayat ng Pilipinas ang ASEAN at Japan na kumilos para mabawasan ang carbon emission, pagtataguyod ng renewable energy at iba pa. Nakikita ni Pangulong Marcos ang isang maliwanag na hinaharap para sa anyay matagumpay na pagtutulungan ng Japan at ASEAN. Sinabi naman niya ito sa kanyang talumpati sa Heart to Heart Partners Across Generations event kung saan nagbaliktanaw siya sa kontribusyon ng Japan sa peace and stability sa rehiyon. Tinukoy rin ng Pangulo ang mga programa sa Pilipinas na nagtataguyod ng kapakanan ng mga kabataan sa tulong ng Japan tulad ng Genesis Program at Sports for Tomorrow Program. Dumalo kagabi si Pangulong Marcos at First Lady Liza sa gala dinner. Nasaksihan din ng Pangulo ang pagpapailaw sa iconic na Tokyo Tower. Pinailawan din ng Tokyo Tower ng red, yellow and blue na siyang mga kulay na ASEAN flag at ng commemorative summit logo. Pagibigay pugay ito ng Japan sa pagbisita ng mga ASEAN leader at sa pag-alala ng limang dekadang matibay na samahan sa pagitan ng Japan at ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Audrey, kahapon din no, ay nakapulong ni Pangulong Marcos ang Prime Minister ng Vietnam. Samantala, today, Monday, ay may mga meeting pa si Pangulong Marcos no, bago tumulak pa uwi dyan sa ating bansa. At Audrey, kagabi nga ay nakausap rin ng media no, si House Speaker Martin Romualdez kung saan kinumpirma niya na na-transmit na sa Office of the President ang 2024 National Budget. At sabi niya, handa na itong pirmahan ni Pangulong Marcos at posibleng mangyari ito sa Miyerkules. Sa tanong naman, Audrey, kung okay siya sa pag-alis ng confidential funds mula sa mga civilian agencies, sabi na Speaker Romualdez, kapwa ang upper at lower houses ay sumang-ayon dito. Gayun din ang mga pinuno ng mga departamento ng pamahalaan. At live mula rito sa Tokyo, Japan, kasama si RJ Guevara, ako si Alan Francisco. Audrey. Maraming salamat, Alan Francisco.